Siyang init ngayon. Kaya kasi. Hi guys! Ayun, ita-try natin itong Olay Natural White Pore Minimizing Cream. Nakita ko to siya sa 7-Eleven. Sure ako na nakakita na kayo nito. Kasabay ko to nabili ng katidal. At saka nag-iisa na lang siya kaya na-curious ako kasi sold out siya, isa na lang yun. At feel ko para yun sa akin kaya nagbili ako sa kanya. At sabi dito, SPF 15 BB Cream. I-open na natin siya. Product is parang sa foundation. Foundation na foundation yung kanyang color. At pag nilalagay siya sa skin, para siyang nagiging invisible. Nag-blend siya doon sa skin. At parang glossy na matte yung kanyang finish. Ilalagay ko na siya sa aking mukha. 7.5 grams. Naglagay na ako ng moisturizer sa aking nawong at nag-sweat na ako kaya moist ng aking mukha. First ko na pag-apply sa aking noo na swerte na. Hindi siya nag-mattify totally. Meron siyang glossy. Glossy after finish. Parang siyang transparent na BB cream. Wala na. Hindi ako nababagabag kahit na marami yung aking nalalagay kasi hindi napapakita dito sa aking skin yung cakiness or signs of layering ng pore minimizing cream. Parang same pa rin yung color ng aking noong kasi hindi siya nabibigay ng color. Parang lang siyang invisible lang siya. Yan, no? Parang kung walang nilagay. Invisible lang siya. Oh, ang dami ko kayang nilagay. Pag foundation yang, yan, wala, nag-cake na yan dyan. At saka, hindi siya mahirap i-spread. Mapango din siya, para siyang cream. Mild. Ay, salamat, hindi na masyadong masakit yung aking luhas. Wala. Yung na-feel ko na siya na lumaki kasi to kasi nagkain ako ng mga maalat at saka yung fried na rice. Parang na-irritate siya sa fried na fish. Parang siya na-irritate doon. Kaya nag-expand yung kanyang area of responsibility. Lumaki yung canker sore. Parang nag-moisturize lang siya. Wala siyang coverage na makita. Color. Visible lang. Yung pores ko, somehow, parang nahahide niya yung aking pores. Para siyang nag-work as a primer. Pero hindi 100% na nahahide niya yung aking pores. Oh, ang dami ko kayang kinuha. Wow, parang mountain. Yung face ko parang nag-sweat pa siya lalo. Oh my God. Ay. Anong nangyari sa kanya?
dismantle na gina siya. Nakalagay na ako ng coloring sa aking face. Saka, puno ng face ko ng singot kasi sa init. Siguro, yung face ko is para siyang na-cover ng para siyang na-cover, feeling cover, and then dahil nilagay ko to and then yung init, kaya para siyang nag-init, nag-produce ng more init, at saka pag-build ng mga sweat. Ay, ibang klase ang init ngayon. Kaya pasensya na sa singot, na maraming singot. Pero yung for minimizing cream ng Olay is nakagawa siya ng barrier dito sa aking pores. Huh? Para siyang naging primer. Para yung aking face is ma-prepare siya before ko maglagay ng BB cream. Kaya kahit napuno na ako ng singot, okay pa rin tingnan yung BB cream sa aking mukha. Parang iba talaga yung sweat ko ngayon. Siguro, hindi. Kasi yung unang lagay ko ng pore minimizing cream, hindi naman ako nagka-sweat ng ganito. Pero ngayon kasi ang init-init, kaya siguro naging ganito yung aking face. Huh? Huh. Pero yung nung una ko na paggamit sa kanya is hindi naman ganito. Pero dahil mainit ngayon, kaya nag-maximize yung build-up ng aking singot. Pero tingnan ko mamaya yung aking mukha. Hi, 9 hours. I have no right. Wow, madami ngayon. Marami ngayon akong harvest. Pagkatapos ko mag-blot, yung aking face is smooth siya. At saka, meron siyang radiance. Kasi, naglagay din ako ng BB cream. Pero yung aking pores, natutuwa ako kasi nahahide siya at saka soft yung aking face. Itong Olay for minimizing cream, sobra to naggamit sa akin. Especially pag meron akong ilalagay kasi wala siyang binibigay na hard work. Pinapagaan niya yung aking face. Terrain at binibigyan niya yung soft at additional na softness at support, especially yung aking pores. Hindi talaga nawala or naglaho yung aking pores, pero nag-minimize siya para siyang naging primer. Naging visible nga lang yung aking pagkarami-rami na singot kanina, pero yung result niya sa aking face ay maganda. Kaya, sa future, magagamit ko pa ito. Olay for minimizing cream. At meron siyang SPF. Salamat sa pananood.